Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan natin isang kwento ng pag-ibig ni na Sylvia at Roberto. Ang kwento na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ating tunghayan ang ikatlong kabanata ng ating kwentong pinamagatang Nabighaning Puso. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Naalimpungatan si Sylvia sa magkakasunod na patok sa pinto ng kwarto niya. Pagsulyap niya sa bedside table ay nakita niyang pasado alas 3 na ng hapon. Mahigit 2 oras na pala siyang nakatulog, pupungas-pungas na binuksan niya ang pinto. Bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa napagbuksan. Si Roberto, nananaginip yata siya, ipinilig niya ang kanyang ulo. Ikaw ang nakatira rito? Ako nga, hindi ko alam na tenant ka pala rito. Grabe ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kalilipat ko lang magtatatlong linggo na. Hindi mo ba nakita yung pinirmahan kong list of agreement? Hindi ko pa nakikita, maikling tugon nito. Anyway, tinawagan ako ni Mang Kaloy. May problema raw ang siling mo sa kusina. Oo, kagabi kasi umambon may kaunting leak. Can I see and check it? Hindi na nito hinintay na makasagot siya. Nilagpasan siya nito at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng apartment. Dire-diretso sa kusina. Napahugot siya ng malalim na hininga. His sense sold her senses. Napapikit siya. Ipinilig uli niya ang kanyang ulo. Sumunod agad siya sa kusina. Pero dahil maliit lang ang kusina, pakiramdam niya ay malapit na malapit lang sila ni Roberto sa isa't isa. Nakatingala ito at nakapamaywang habang masusing tinitingnan ang siling. Kapag kuwan ay nilingon siya nito. Narito ka ba bukas? Sunday bukas, narito ako. Parang hindi na niya kayang tagalan ang pagkakataong iyon. There was Roberto beside her. Near her. Papupuntahan ko ang karpentero dito bukas. Ipapacheck ko na rin ang bubong. Kung may iba ka pang problema, sabihin mo na rin para isang gawaan na lang. Ang plano ko kasi if I renovate ang building totally. Kasi nga marami ng diferensya. Marami ng tenants na naapektuhan. Kaya unti-unti lang munang maayos ang mga sira. Napatango-tango na lang siya. Humakbang ito. Palabas sa sala. Sumunod siya. Nang bigla itong lumingon, nagtama ang kanilang mga mata. Parang nahulog ang puso niya. The twins waited for you in the parlor, anito. Nagulat siya. Hinintay ka nila sa parlor, sabi mo kasi pupunta ka. May pupuntahan ka lang. Sinabi ba niya ayon? Kasi tinamad na rin ako. Saka na lang ako magpapa-hot oil. Hinaplos tuloy niya ang mahabang buhok niya dahil sa kanyang naramdaman. Nasaan na sila? Inihatid ko na sa bahay. Tango-tango siya. You have very lovely kids. Naisip niya, parang hindi bagay sa isang kasing yaman at kasing gwapo ni Roberto ang manirahan sa maliit na bayang iyon. Kung sa bagay, dati nga pala iyong may-ari ng isang malaking realty company sa Cavite. Lumingali nga ito sa sala, parang tinatiyantya niya ang kabuuan ng tirahan nito. Furnished ang apartment na iyon. Pag-aari ni Roberto ang lahat ng kasangkapan. Lumipat siya roon na kotse, gitara, laptop, mga damit at sapatos lang niya ang kanyang dala. Lalo siyang na-conscious. Aalokin ba niya itong maupo? Hindi alam ni Sylvia kung nakaramdam siya ng relief o panghihinayang na alis na si Roberto. Nang sa wakas ay makalabas na ito ng pinto, isinara niya iyon. Pagkatapos ay saka siya huminga ng malalim. Maagang nagising si Sylvia kinabukasan. Umatan siya ng pang-alas 6 na misa para mabantayan ang karpinterong gagawa ng kaysami ng unit niya. Alas 7:30 pa lang ay nakabalik na siya sa apartment. Pagpapaliban na lang muna niya ang pagpapahot oil. Maari niyang gawin iyon kapag pumunta siya sa Cavite sa isang linggo. Nang makita niya si Mang Kaloy sa ibaba, kanina ay sinabi niyang darating daw ang 2 karpintero bago mag-alas 8. Nagpalit agad siya ng damit pambahay. Na nagdaang araw ay bumili na siya ng sangkap para sa lulutuin spaghetti.
para maipamaryanda siya sa karpinterong gagawa. Hindi naman niya tungkulin na magpakain, pero gusto na rin niyang magpaluto para makatikim niya si Mang Kaloy at ang iba pang kapitbahay ng kanyang specialty na spaghetti. Nang kumatok si Mang Kaloy, ikasama na nga nito ang dalawang karpintero. Hindi umalis si Mang Kaloy habang ginagawa ang kisame. May problema raw ang gutter sa bubong kaya tumatagos ang tubig sa kisame kapag umuulan. Tutuklapin muna ang bubong kaya maghapon ang gagawing repair. Nang bandang alas 9 ay nagsimula na siyang magluto ng spaghetti. Bandang alas 10 ay nakahanda na ang merienda na ikinatuwa ni Mang Kaloy at ng dalawang karpintero. Dinalhan na rin niya ang mga kapitbahay ng tig-isang plat. Tingnan mo nga naman, nakalibre pa ako ng merienda, sabi ni Mang Kaloy pagkatapos dumighay. Abay, masarap kang magluto, Sylvia. Maswerte ang mapapangasawa. Tumawa siya, mahilig ko kasing magluto ang mami ko. Ang spaghetti niya ang master ko. Padadalhan din niya ng isang planong spaghetti ang asawa nito. Nakabalik na sa paggawa ang dalawang karpintero nang may marinig na katok si Sylvia. Naguhugas siya ng mga pinagkainan kaya si Mang Kaloy ang nagbukas ng pinto. Okay na ba? Anong tinig ng dumating na bisita na agad nagpapitlag sa kanyang puso? Si Roberto, huminga siya ng malalim. Pinigil niya ang sarili na iwan ang hinuhugasang baso at plato para tumakbo sa sala. Maya-maya ay narinig na niya ang papalapit na boses ni Mang Kaloy at Roberto sa kusina. Sakalang siya lumingon. Kinailangan niyang lumunok nang magtama ang mga mata nila ni Roberto. Bakit ba tuwing makikita niya ito ay tila nagkakanda buhol-buhol ang kanyang hininga? Hi, Mr. Monteverde, nasabi niya. Bahagya itong tumango. May problema raw pala ang gutter. Don't worry. Matatapos nila yan bago humapon. Ipaayos mo na rin kung ano pang gusto mong ipaayos. Kinuskos niya ang basang kamay sa suot niyang apron. Iyon lang naman ang problema ko so far, sagot niya. Thanks anyway. Naku, dapat niyang ipaayos mo na ang lahat ng sira dito sa unit mo at nang makabawi ka sa masarap na spaghetti na ipinamrianda mo sa dalawang kumag na karpintero, sabi ni Mang Kaloy. Pumaling ito kay Roberto. Napakasarap magluto ng spaghetti nitong si Sylvia, Roberto. Nag-init ang mga pisngi niya sa pamumuri ni Mang Kaloy. Hindi naman ho, Mang Kaloy. Bakit hindi mo patikimin si Roberto kung may natira ka pa riyan? Nakangiting sabi ni Mang Kaloy. Nakamaang lang si Roberto. Wala siyang nabasang ekspresyon sa mukha nito. Sige ho, marami pa. Doon na muna kayo sa sala at maghahanda ako ng merienda ni Mr. Monteverde. Ang sasal ng tibok ng puso niya ay kanina ay lalo pang bumilis. Lumabas na sa sala ang dalawa. Nagsandok siya ng espageti sa plato. Mabuti na lang at isang kilo ang niluto niya. Nagsali na rin siya ng soft drinks sa baso. Inilagay niya ang isang platong espageti, coke at tinidor sa tray. Saka ay nilabas iyon sa sala. Nagtaka siya ng maabutan si Roberto na nag-iisa na doon. Nakaupo ito sa pang-isahang supa. Hindi pa rin niya maawat ang mabilis na tibok ng kanyang puso hanggang sa maibaba niya ang hawak na tray sa center table. Si Mang Kaloy, tanong niya, umalis na, babalik na lang daw. Ganun ba? Naupo siya sa mahabang supa. Kumain ka muna. Sinulepan siya nito bago itinuon ang tingin sa plato ng espaghetti. Una nitong dumampot ang baso ng coke at uminom. Kapag kuwan ay binaban nito ang baso at dumampot naman ang plato at tinidor. Sumubo ito ng espaghetti. Halos hindi siya sumihinga sa matinding kamay. Maya-maya ay nagangat na tingin si Roberto sa kanya. You cook this? Oo, wala naman akong ibang kasama rito. Bakit? Masarap. Maikling sabi nito, saka muling sumubo. Parang tumalon ang kanyang puso sa tuwa. Dina and Donna love spaghetti so much. Mas natuwa siya sa nalaman. Talaga, tumango ito. Kung okay lang sa'yo, pwede ko ba silang padalhan? May natira pa naman. Hindi ba nakakahiya? Nakangiting tanong nito. Nakangiti nga ba si Roberto? Hindi yata. Medyo umangat lang ang gilid ng mga labi nito. Bakit naman nakakahiya? Hindi na uli ito nagsalita.
Itinuloy nito ang pagkain ng espageti. Tumayo siya. Maiwan muna kita. Ihahanda ko lang ipadadala ko kina Dina at Donna. Nasa kusina na siya ay gusto niyang magtatalon sa tuwa. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang eagerness niyang mapalapit sa mga ito. Nilagay niya sa tupperware ang espageti. Pinagtira niya lang sa plato ang asawa ni Mang Kaloy. Pagkatapos ay nilagay na niya ang lahat ng natirang pasta bago nilagyan ng sauce sa ibabaw at nilagyan ng maraming grated cheese. Siguradong magugustuhan ng kambal ang niluto niya. Paborito rin iyon ng tatlo niyang pamangkin sa kabila. Nang lumabas uli siya sa sala ay bitbit na niya ang espageti. Tapos na rin kumain si Roberto. Pakibigay na lang nito sa kambal. Salamat, tumayo ito. Inabot nito ang plastik. Salamat din sa merienda. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Para siyang biglang napaso sa pagkakadaiti ng kamay niya sa kamay nito. Bagay na una niyang naramdaman nung kinamayan niya ito. Nalamukos niya ang lalaki ng apron. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Para siyang napaso. You're welcome. Gaya ng sinabi ko kanina, kung may problema ka, rito sa unit mo, sabihin mo lang kay Mang Kaloy. Salamat. Humugot siya ng malalim na hininga dahil pakaramdam niya ay punong-puno ng hangin ang kanyang dibdib. Biglang lumingon si Roberto. Miss Sylvia. Yes, nagulat na sabi niya. Muntik na namang mapatalon. Okay lang ba sa'yo kung magpapatutor ang mga anak ko sa music? Napalunok siya. Okay lang naman. Kung may free time ka, say for example, every Saturday or 1 hour in the afternoon, kahit every other day lang. You see, musically inclined ang mga anak ko. They have started their piano lessons last year. Kaya lang, sa kabilang bayan pa yung music school. Kapag busy ako, hindi ko sila naiihatid. Nasabi kasi sa akin ni Alma na marunong kang tumugtog ng organ. I also play the piano and the guitar. Hindi niya alam kung may himig pagmamalaki ang pagkakasabi niya niyon. Pero gusto na niyang sabihin na tinatanggap niya ang pakiusap nito. So, okay lang ba sa'yo? Oo naman. Kung gusto mo, offsetting na lang ang bayad mo sa akin sa bayad ko rito sa apartment. Nakangiting sabi niya. Bahagyang gumalaw ang sulok ng mga labi nito. Nakita niya ang paglabas ng dimple sa kaliwang pisngi nito. Alam niya na pinigil nito ang mapangiti. So, Saturday or weekends? Saturdays and weekends, no problem, except Friday, kasi may practice kami ng choir hanggang gabi kapag Biyernes. Kung uuwi naman ako sa Cavite kapag Saturday, pwede naman sa hapon ako umuwi. So, mas maganda kung sa hapon ng Monday at Wednesday pagkatapos ng klase. Tapos, Sabado ng umaga, pwede na siguro ng 2 to 3 hours per session. Matutuwa ang mga anak ko. Bakit? Gusto kasi talaga nilang matutong tumugtog at kumanta na rin. Ngumunti uli siya. So, when are you going to start? Ikaw? Bukas? Sige. Alright, I'll see you then. Lumunok siya. Sige, humakbang na ito palabas ng pinto. Mr. Monteverde, lumingon ito. Yes, saan tayo? I mean, saan ko pupuntahan ang mga bata? Anong oras ba ang tapos ng klase mo? 4 in the afternoon. Same as the kids. Sumabay ka na lang sa amin. Sinalaki na naman ang kakaibang damdamin ng kanyang puso. Okay, I'll see you then. Nang makalabas si Roberto ay hindi makapaniwala si Sylvia sa nangyari. She was going to be Roberto's kids music teacher. Ang ibig sabihin, palagi na niyang makikita si Roberto. She would get to know him but hindi niya maipaliwanag ang ligayang nararamdaman ng kanyang puso. At dito po natatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento.